So yan dyan yung agoy ang gangis. So yan yung kalsada dyan. Yan, no? Doon ko pinark, doon pinark nila yung sasakyan. Kita niyo yung sasakyan. Tapos dito hindi na lupa namin yan. So doon sila nagpark. Ayan si Bo Stephen at saka si Leo. So dito ito yung daan paakyat or papunta doon sa lupa namin. So ito yung nabili ko ng 2020 ata yun. Na ito yung pinakamalaki kong investment sa YouTube sa aking pag vlogger. So andito yung boundary. Saan yung boundary? Parang at yun yung ato, Nara yan eh. Yan yung boundary dyan. Tapos dito na nagsimula yung aking lupa. Yan oh. Yan. Tapos ito yung initially pinalinis ko kay Leo and kay Bo Stephen. Punta dun. So yung kawayan na yan, sa akin pa yan. So doon kami galing. Sa kalsada yan eh. Okay? Dito na tayo, Day. Okay. Maganda din dito. Isa ito sa mga pinakamalaking investment ko sa aking pag sa social media. Okay. So in this area ay dito ko itanim yung mga Madre de Agua para magagamit. Bibi! Bibi! So ayan. Hello, Bibi! Bibi! Kilala pala ito. This is ano yan si ano? Si Kalamay. Kalamay! So ayan si Kalamay. Yung mga ano ni Kalamay. Hello, Kalamay! Kalamay! They are very... Sige na, Kalamay, Bibi! Matanda na si Kalamay. Kasi 5 years na siya eh. Kasi napulot ko ito. Totoo sa... Ayan si Kalamay. Hello, Bibi Kalamay. Bibi! Bibi! Kilala pa niya ako doon. So, napulot ko si Kalamay 2019. Wala pang pandemic yun. So, dito siya kay Father. Bibi! Kisami pa kanin mo. So, ito yung mga anak ni Kalamay. Tapos, ito yung mga saging na tinanim nila ni Mother noong pandemic. 3 years pa lang to at namumunga na. Bibi! 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 So ang pusa, ang ano nito ni Father is ano din, tatlo yung ano niya. Yung kanyang aso. Tapos ang bahay na 'yan, yung kapitbahay ni Father, wala na daw tao niyan. Asam ding tao diya do? Kaunsa ilang ano? Silang vaktin. Tapos dito, okay to ara. So ayan yung papunta pa dun yung lupa na to yung boundary. Tapos Father, yung bahay ni Father. Hala, ang ganda din dito, Day. Yan no. Ito yung pinilinis ko sa kanila. So habang in-install nila yung solar, ayun o, yung bahay doon. Puntahan ko yung garden namin dati. I-check ko lang kung ano ang dapat gawin doon sa garden na yun. Dito ako dadaan. Itong lupa na to, hindi na to sa amin. Sa kabilang ano na to. So yung ano, yung sa akin, ito hindi na to kasali. Doon na, doon. Yung may mga ano dyan,
Yung may mga niyog dyan, papunta doon, papunta doon, papunta. Yung may ano doon, straight na papunta doon sa pinakataas. Pinakatuktok. Kaya talagang malaki talaga to, Day. At masasabi ko na thank you so much sa inyong lahat. So dito ako dadaan. La, meron ditong beans, o ang tawag dito na beans is mansinas. Yan o, yung ano din, overlooking din dito, o kahit nasa ano, nasa, tingnan niyo yung bundok. Pero mas maganda pag nandun sa pinakatuktok, kasi mas overlook. Agoy, sumama yung mga aso ko din. O, di ba? So ito naman, this is another beans ito, another bean family. Ang tawag naman ito sa amin is mansinas. Mansinas na beans. Masarap yan kasi mabango. Kaso lang ay ano yan, pakabuhi. Ano yung kabuhi sa Tagalog? Pakabuhi yung mansinas beans. Dati yung kapitbahay ng itay, ayan o, yung bahay dyan. Dyan tumira. Ngayon ay ewan ko lang, nag-transfer daw. Kasi yung ano nila, yung kabuhayan nila nandun sa tinransfera nila. Yan o, yung mga aso. Nakabuntot pa rin sa akin at kilalang kilala pa rin nila ako dahil. Yung mga aso hindi makalimot na yan, si Kalamay. Si Kalamay ay sumunod. Yan, Kalamay! Ayan si Kalamay. Kalamay! Baby Kalamay! Ayan si Kalamay. Yan si Kalamay, baby! Nandito na sila, present na silang tatlo. Tatlo din sila. Agoy, nangihi si Kalamay. Tatlo din sila. So, nandun yung ating garden ko dati na ano na ngayon? Gubat na ngayon. Dahan-dahan lang. Dito lang, iba ang lupa dito kasi pansil. Pansil ba? Dito kasi sa amin, merong dalawang klase ng lupa. Pansil at saka napo. Itong pansil na to, ang daming, itong pansil na to, ito yung garantisado or matibay kasi ang daming bato. Hindi siya basta-basta ma-landslide if may malakas na ulan. Malapit lang din dito sa yung dinaanan namin, yung kalsada dahi. So ayun, no, overlooking. Nandito pa nga ako sa ano ha, sa baba. How much more kung nandun sa tuktok? Yan, malapit na ako sa garden. Ilang taon din ito na nabakante itong garden na to. Siguro magto 2 years din. Ang resulta nito, yung mga kahoy, ayan o, dati ang liliit pa niyan. Ngayon sobrang laki na. Yung mga kahoy na yan. Yung in charge ko dito si RJ dati. So ito na. Yung garden ko dati. Ayan o. Hindi na maitsura. Kasi yung mga tinatani o yung ginawang poste ni RJ, pinaano ko dito eh. Pinalagyan ko ng bakod ng net. Tapos, ang ginawa niyang poste, mga Madrid de Cacao. Sobrang laki na ng Madrid de Cacao. Tapos yung net nawala. Iwan ko lang kung saan na yung net. Tapos, ayan. Ito dati, di ba nakita niyo dati? Ito yun. Sobrang ganda nito. Pagkaano ni RJ dati, yung talagang ganun ba, ganun. Ngayon wala, ang bilis nang na tinubuan na ng mga damo.
Tapos, yung bandang dyan, yun yung pinaano ko kay RJ. Pinalinis ko kay RJ, yan dyan. Ngayon ay, hindi na. Nagiging libo na ulit. Yan. Yan. Pero ipapalinis ko pa rin yan kay Leo at saka kay Bustefen. Kasi, papataniman ko yan dyan ng mga niyog. Yung pinaprepare ko doon na dwarf coconut, dyan ko ipatanim. Sa bandang yan, papunta doon. Kasi ito papunta doon. Ito naman, papunta doon sa pinakatuktok. Kaya sobrang laki ng lupa na to, day. So yun, dito yung garden. Tapos ipapaano ko din to, ipapabakod ko. Para hindi basta-basta makapasok yung mga aso, 'di ba? Baka iihian nila. Tapos diyan ko pinatanim kay RJ dati yung mga dragon fruit. Wala na ngayon kasi mga damo na. Yes, doy. O, 'di ba? Maganda dito, maganda yung lupa kasi nga pinalagyan ko to ng chicken manure. So kaya ganun ka taba yung mga damo. So itong bato na to, wala to dati na ano to kasi noong kinonstruct yung kalsada papunta dun sa tuktok, nandun sa gitna. Doon sa gitna dumaan. So kaya yung pag-construct, ayan, buti na lang walang tao dito. Yun, yung bato na ay gumigiling papunta rito. Ayun, ang laki pa naman ito. Mm-mm. So yun, sabi ko kay Leo, kasi ang daming, ito yung mahirap yan linisin kasi yung makahiya na maliit ba, na may mga tinik-tinik na maliit din. Sabi ko dong, kailangan pag naglinis ka dyan or pag kinukuha mo yung mga, ano na yan, mga damo na yan, kailangan full gear ka, kailangan naka-jacket, tapos naka-long sleeve, at ano lang, dahan-dahan lang. Oo, kasi dito ko talaga gusto gawin yung garden. Kasi mataba yung lupa at saka plain. So, pinakita ko lang ulit sa inyo. So pag nandito ka, ayan, makikita mo yung kabilang bundok. Di ba? Ganun. Yung lupa na to. And I am very thankful sa inyong lahat. Kasi nagiging akin to dahil sa inyo. Dahil sa panonood ninyo, especially doon sa YouTube. Ito kasi yung 6 months ko na sahod sa YouTube. Inipon ko. And this is my first ever investment. And so far, ito yung pinakamalaki na investment ko. Kaya, yun nga, ulitin at ulitin ko na dito ko gampanan, bubuhayin ko ulit ang aking pagiging full pledge. Dito na ako magiging full pledge farmer na bayot. Kasi yung bukid namin, pwede nang makaakyat yung sasakyan. Oo, kahit dahan-dahan. Bibi. Okay, so babalik na ako dahil. Kasi baka natapos na sila mag-install ng mga solar. At kami ay babalik na din doon sa aming bahay bukid sa tuktok ng bundok. Okay? Nakalimutan ko pala pagbili ng snacks. Ay, mangutang lang ako dahil. Pwede naman mangutang dito, ah. Kasi magbabayad naman ako. Mangutang ako mamaya pagdaan namin doon sa kanila kay Eugene. Mangutang ako ng snacks. Like tinapay. Kasi may mga benta naman ditong tinapay dahil. So yung mga aso ko dahil. Nandyan pa rin sila. Hindi pa rin sila bumitaw sa akin. At kilalang kilala pa din nila ako. Ganun lang, day. Ganun lang ang buhay, day. And walang humpay na pasasalamat sa inyo. Kasi nga, yung mga subscriber ko sa YouTube, galing lang din naman yun sa Facebook. Yes. Hindi po ako nagkaroon ng Facebook account or hindi po ako nagkaroon ng YouTube account or YouTube channel
pag hindi galing sa Facebook. Kasi ginagamit ko yung Facebook as primary tool para magkaroon ako or makahakot ako ng subscriber sa aking YouTube channel. Kaya yung dalawang yan, Facebook at saka YouTube, hindi ko talaga bibitawan yan as long as nandyan pa kayo nanonood, kahit ngayon kumukunti, pero laban. Kasi ganoon naman talaga ang buhay din. Ayan, o may ano dyan. Meron silang ginawang garden. Garden din yan. Garden pa more. Okay, so yan lang muna for now. At least nakita ko na kung ano ang kailangan gawin dito sa aking pwesto. Dito sa aking pinaka treasure na hindi ko ma-acquire nito kung wala kayo. Kawawa yung mga piglets. Kasi umiyak sila doon. Umiyak yung mga pegletation. Okay? Eh, nakabalik ulit ako dito sa bahay. So soon, makikita niyo ako dito ako matulog. Okay? Bye! Tapos na sila.